We have case 3. So, degree of consolidation based on pore water pressure, no? So, yung UI daw natin, or mu I, yun daw yung ating initial pore water at time 0, no? So, sa time 0, syempre, medyo mataas pa yung pore water pressure. Kasi po, bakit? Kasi hindi pa napipipi yung ating soil sample, no? So, yung UT naman at any time, no? Pore water pressure at any time natin, no? So, between 0 and then yung ating infinite time. So, yung final na, yung UF naman natin, so, siya yung ating final excess pore water pressure at time na infinite, no? So, anong ibig sabihin itong ating final excess pore water pressure? So, syempre, once na na-complete na po yung ating degree of consolidation, so, ibig sabihin, di ba, na-squeeze out na lahat natin ng ating pore water pressure. So, therefore, at 100% pala, na degree of consolidation, ano po mangyayari dun sa ating pore water pressure? So, syempre, yung pore water pressure po natin ay na-squeeze out na. So, therefore, at degree of consolidation na 100%, tayo po ay wala ng pore water pressure, no? So, yun po yung ibig sabihin ng ating degree of consolidation. And minsan, ito pong ating equation, baka makikita nyo po sa ibang reference book. So, medyo simplified na po siya, no? Kasi pwede nating i-express itong term na to na as, okay, mu I over mu I is equal to 1. So, minsan pwede natin siyang makita na yung degree of consolidation natin based on pore water pressure is equal to 1 minus yung pore water pressure natin at any time over yung ating pore water pressure natin ng final, no? So, kung mapapansin natin another thing dito sa ating time, yung time natin equal to 0, tapos meron tayong time na infinite. So, totoo po bang nagiging infinite yung time natin? So, yes po, no? Kasi po, yung degree of consolidation natin will never be 100% complete. So, it is a continuous process lang. Ano po yan? Kanong po? Kailangan ko po bang maghintay ng infinity at walang katapusan at walang hanggago ako makapagtayo ng structure? So, hindi naman po, no? So, may mga ginagawa po tayong mga technological advances wherein nag-i-install po tayo ng mga drainage para matanggal po natin yung pore water pressure. So, therefore, mapapabilis po yung ating degree of consolidation, no? So, ngayon, ito yung sinosolve natin na degree of consolidation. Nakakatulong po yan sa atin para makapag-estimate dun sa ating mga drainages na gagawin to accelerate our consolidation, no? So, yun lang po para sa degree of consolidation. And susunod naman po ay aalamin natin yung time rate of consolidation.